Woody Herley. Spokesman, secretary to the cabinet. Oh, secretary to the cabinet. Sino? Civil Service Commission. Carlo. Cabinet secretary. Carlo Nograles. Tatakbo? Oo. Fine. I welcome his entry to the derby. Alam mo dito sa Davao, kung sino lang ang may gusto ng tao. Pag ayaw na ng tao sa akin, okay na, mag-retire na ako, permanently. Pag natalo ako at ayaw na ng, ibig sabihin, ayaw na ng taga-Davao sa akin. So, baliktad sa quad ko. Baka magpunta na ako sa Manila. Ayan. Doon na ako magtira. Bahala na kayo dito. Man, pardon my language. Pero ito may tendency na military, police. Kung ganun ang utak mo, talagang walang mangyari sa buhay ng bayan mo. Malaman mo talaga, yung pulis pati military, dyan kayo. Huwag kayong gumalaw dyan hanggang hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Now, if you are in the authoritarian regime, ibang istorya yan. But that's what makes the world complicated. Tayong democracy, talagang ang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Kagaya ko dito sa Davao. Kung sinabi kong ganito, kasi ako yung pinili ng tao. Kung gusto mo na, mag-mayor ka muna. O mag-presidente ka muna. Para kung gusto mo masunod. Hindi, wala ang police pati military dapat sumunod dyan sa presidente. Itong police pati military nag-assign dito sa siyudad, sumunod kayo ng mayor. Kasi yung may authority, kayo pang-away lang kayo. You are called to maintain peace and order. Police. Military if there is trouble. Who governs? Is the mayor. Why? Because he was elected by the people to govern. Hindi kayo. Huwag mo palakihin yung ulo mo na basta ka, may baril ka, military ka, shit. Ikipulis ka na. Kaya ayaw ko yung dito sa Davao nung na-mayor na ako. Talagang istrikto ako dyan sa itong mga pulis na ito. Putang ina. Barilin ko kapag... Speaking of police, Mayor. Oo, kaya may mga pulis sa tabi, tahimik. Mayor, ano ang aabangan ng mga taga-Davao sa muling pagbalik ni Rudy Duterte? Ang pagbabalik? Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor. Ang pagbabalik. Ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balikan. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. But you are running right a time now. To be young and a time to be old, a time to be active, and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery kasi maingit ako sa kanila. Paghinga na sila eh. Hindi pa, because you're not for me. Hindi na. Wala na. Ayaw na.
whatever the political fortunes of my children, kanilang... Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor? Ayaw ko na. Kasi, huwag mo akong pilitin. Pag naubos, naubos na patay ko yung mga hold-upper, kayo na mga news mo na hanapin ko. May magiging masaya dyan sa ano, mayor, sa payag mo yan. Na ayaw mo na? Ayaw mo. Ayaw ko na talaga. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay palad-palad. Kung nasa palad nila, Indayan, nila, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng migrant story sa Davao? And in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung makuprasan ka doon, you not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, ito, dito pa ako naghahanting ng balon. Itong likod ng cemetery na hanggang... So, binigyan kami ng Panginoong Diyos. Father was governor for 3 terms. Stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marco. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ano, ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na ako. Ni hindi ako nakatikim ng talo, nakatikim pa ako ng presidente. Nakatikim pa ako ng magagandang babae. So, what will happen now sa yung kandida si Mio? Ako? Tungo na. Shit. Ayoko na. Ayoko. Ibigay mo naman sa iba. Hindi kailangan Duterte ang... Ibigay mo naman sa iba. Pero bakit kandidato ka naman ngayon eh? Uh-huh. Kandidato ka naman ngayon. Pwede mapulihan na yun. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Gusto ko na lang mag... Dulagkag ng asawa. No? Tatlo ba? Kung kaligayahan mong kaya... Ang mayor niyo ang kaligayahan, puro trabaho yan. Kita? Kita ko na hanggang ngayon, no?